mo, baby? It's a coral. Get away. No, why? Oh, touch it. Touch. Is it coral? This is coral. Oh, look. Oh, oh. Mm. Hi mga mare, ayan, summer na, kaya naman gora na tayo sa mga beach. So eto na nga, nag-ready na ako nito nung afternoon. Ang dami kong binalot na damit, kahit 2 days and 1 night lang naman kami. Ano ba naman, alam na alam ko nang mahilig mag-swimming tong mga bata. Then eto, kuha ko sila, sabi ko mag-release kasi kami. Then pagkagising ko sa kanila ng 12 AM, ayan si Zoe, wala pa sa mood, inaantok pa. Then eto, nag-impake na nga kami at nilagay sa aming kotse. Dalawang sasakyan gagamitin namin para magkasya kami at ang mga gamit. Then ang mga bata, hindi na namin binihisan. Diretso pajama niya. Then nagpa-full tank muna kami. Then nagkita-kita ng ibang mga kasama namin, ang Rebugia family. Then eto, nag-stop over naman kami dito sa Lakeshore sa bandang Pampanga. Bandang 3 AM na to, kaya medyo matagal na binayahin namin. Kaya naman nag-sipar muna yung mga kasama namin. At the same time, kumain din at nagkape para hindi antukin sa biyahe. Marami din kayo mabibilhan ditong pagkain at pasalubong. Yung mga kakulits natin, napaka-active na naman ng mga dugo at ayaw magsitulog sa kotse. Laro ng laro. Kaya naman nagutom at pinakain namin ng lugaw. Asan tubig mo? 50 pesos nga pala tong lugaw na to na may kasama ng egg. Then ayan yung mga bata. Alam naman may pambili ng pasalubong pero ang dami talaga dito. Marami kayong mabibilhan. At yung tatlong kotse na to na puti, ito kami. Convoy kami. Then hi muna kayo kay Sisi. Sisi! Bye! 6 AM nakarating na kami dito sa may St. Raymond of Peñaport Parish Church. Then nag-coffee break muna kami. Then nag-power nap din yung aming driver na si Boss Check. Then ayan, may iinom ng kape na syunga-syunga. O diba, alam ng kape, iinumin mo ng diretso. Alam mo siguro, milk tea yan, no? Then ayan, nakikinig nga kami ng Papa Dudots dito habang nasa biyahe para hindi antukin yung driver namin. Then kapag pumunta kayo dito mga mare, try nyo itong taho nila, napakasarap. Then ito, napakaganda ng view nila. Grabe mga mare, hindi ko talaga maiwasang hindi kuha ng camera. Then here, nakarating na nga kami dito sa Kabungaon. Ewan ko kung tama ang pronunciation, kayo na mag-adjust. Then may registration pa kung ilan kayo sa kotse, kailangan itong kumuha. Then bababa na kayo para matanaw nyo na yung dagat. Pero mga 30 minutes ata yung biyahe or 1 hour. Hindi ko na napansin dahil sa sobrang init. Then ayan, nakarating na kami dito sa retreat na tutuluyan namin. Bali, pinili namin 3 room. Kasya naman kami lahat. Same time, may sarili pang mga CR. Then meron ditong window type o split type na aircon. Then may lights din sila sa corridor o hallway nila. At the same time, meron din silang CR sa labas kung gusto nyong mag-wash before kayo mag-swim or after swim. At the same time, malaki yung parking space nila dito. Then advice ko sa inyo, pwede na kayo magdala ng pagkain nyo dito at dito nyo nalang lutuin dahil wala na kayo mabibilhan at malayo yung palengke. At the same time, may cottage nga pala dito na merong bidyoke at lutuan at makakahiram din kayo ng mga gamit pang luto. Then pagdating naman sa beach mga mare, ayos na ayos, okay na okay dahil white sand siya at blue naman yung water. May konting alat nga lang at the same time medyo mabato. At ayan, nakikita nyo yung mga bangka, aalis din naman niya mamaya. Napalaot din sila, sila rin naman yung naghihila sa banana boat. Pero kahit pa paano, makakapag-swimming ka pa rin naman. Ay, bitch! Magsiswimming kami ni Owie!
Bakit magiging sirena ka? No, don't say that. Unexpected nyo na na medyo maraming lumot, coral, pero at least hindi basura or dikya. So yun lang muna. Thank you for watching. Bye!